ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Masantos yang araw na bagamalam kapuso. Narito na ang Balitang Amianan, hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako po si CJ Torida. Kami ang tropa ng katotohanan na maghahatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Live mula rito sa GMA Complex sa Dagupan City, ako naman po si Jasmine Gabriel Galban. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita. Bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa buong mundo, lagpas 3 milyon na, mahigit 8,000 COVID cases na itala sa Pilipinas. 3 buwang gulang na sanggol, pinakabatang tinamaan ng COVID-19 sa Region 1. Halos 100 katao na galing sa ibang probinsya, halos 2 linggo nang stranded sa border ng Tarlac at Pangasinan. 23 anyos na seaman, ilang araw nang nawawala. Pamilya nito, nanawagan ng tulong. Danyo sa nangyaring gataw o paglutang ng mga bangus sa Dagupan City, umabot sa mahigit 4 milyong piso. At selebrasyon ng kaarawan ng isang bata sa Calasiao, Pangasinan, idinaan sa pamimigay ng pagkain sa frontliners. Umabot na sa mahigit 400 ang kaso ng COVID-19 sa Hilaga at Gitnang Luzon. Pinakabatang tinamaan ng COVID-19, partikular sa Region 1, ay isang sanggol na 3 buwang gulang lamang. Tutukan sa report. Isang 3 buwang gulang na sanggol ang pinakabata sa mga nagpositibo sa COVID-19 sa Rehiyon 1. Taga San Fernando City, La Union ang pasyente. Dinala siya sa ospital noong April 24 matapos makitaan ng sintomas ng COVID-19. Sa ngayon po, iniimbestigahan namin, ma'am, yung kanya pong mga naging close contact. Iniimbestigahan po lahat po ng nakasalamuha niya, yung kanyang nanay at yung tatay, pati po yung iba po niyang family members. At tinitingnan po natin kung sino po sa kanila yung pwedeng naging carrier po. Walang travel history ang kaanak ng sanggol. Nagpatupad na ng lockdown sa 2 purok sa barangay Biday. Hahatiran ng ayuda ang mga residente sa lugar. Sa datos ng Department of Health, umabot na sa 442 ang confirmed cases sa Region 1, 3 at Cordillera. 6 na po sa Region 1, 42 sa Cordillera at 340 naman sa Central Luzon. Joan Punsoy, Balitang Amianan. Pumalo na sa mahigit 3 milyong katao ang tinamaan ng COVID-19 sa buong mundo. 214,000 ang namatay. Sa Pilipinas, nasa 8,212 na ang bilang ng kaso ng COVID-19 na kinabibilangan ng mahigit 1,300 health workers. Sa pinakahuling tala, 558 na ang namatay dahil sa COVID-19. 1,023 naman ang kabuuang bilang ng recoveries. Nasa 100 katao na galing sa ibang probinsya, halos 2 linggo nang stranded sa border ng Tarlac at Pangasinan. Silipin sa report ni Russell Simorio. Nagtayo ng tentang halos 100 katao na stranded sa border ng Rosales, Pangasinan at San Manuel, Tarlac. Galing sila sa iba't ibang probinsya at hindi makapasok sa lalawigan dahil sa enhanced community quarantine. Mahirap daw ang kalagayan nila sa border kaya nananawagan sila ng ayuda. Sana po, pag matapos naman sana yung ano namin, 15 days na quarantine, sir, dapat pa-uwi rin po kami. Maka-uwi rin tayo sa mga pamilya namin. Stranded na nga kami sa pinanggalingan namin. Stranded na naman kami dito. Ayon sa pulisya, hindi pa tiyak kung kailan makakauwi ang mga stranded na residente. Stranded din ang isang buwan sa likab Nueva Ecija ang ilang Dagopeño matapos abutan ng enhanced community quarantine. Dahil walang masakyan pa uwi, naglakad sila mula Nueva Ecija hanggang sa Villasis, Pangasinan. Agad isinailalim ang grupo sa quarantine pagdating ng Dagupan City. Mahirap po ang dinanas namin sa paglalakad. Sinubok namin makalakad ay makauwi lang sa amin pamilya. Russell Simorio, Balitang Amianan. 2 araw na raw na walang nahuhuling EZQ violators ang mga pulis sa Mangaldan, Pangasinan. Narito ang report.
Walang tigil sa pag-iikot sa sentro ng kalakalan sa Mangaldan, Pangasinan, ang pulisya para manghuli ng mga lumalabag sa enhanced community quarantine. Pero sa nakalipas na 2 araw, walang nahuhuli ang otoridad na ECQ violators. Magandang balita yan kasi nakikita nila na strict tayo dun sa pagpapatupad. So ngayon natatakot na silang mahuli. Ito yung extension ng detention facility ng Mangaldan Police Station. Walang takas dahil nasa harap lamang ito ng established na checkpoint ng mga police. Plus, tinaasan din yung mga bakod para matiyak na hindi makakatakas ang mga violators ng ECQ. Alinsunod sa national guidelines ng Interagency Task Force, hindi nasisitahin o wawarningan ang mga mahuhuling ECQ violator. Huhulihin at sasampahan kaagad ng kaso. Ito raw ang nakikitang dahilan ng PNP kaya't biglang sumunod sa panuntunan ng mga residente. Mahirap na mahuhuli. Tulad ng kuan, magsuot ng face mask at saka may quarantine pass ka ma'am para makalabas ka. Simula noong nakaraang linggo, mahigit 50 na ang nasampahan ng kaso ng PNP na lumabag sa ECQ. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban. Balitang Amianan. Pamimigay ng infant formula milk ngayong ECQ ipinagbabawal ng Health Authority. Sundan sa report. Protektado ng Department of Health ang kalusugan ng mga sanggol ngayong umiiral ang enhanced community quarantine. Maigpit na ipinagbabawal ng DOH ang pamamahagi ng infant formula o artificial milk bilang donasyon o relief good. Meron po kasi tayong batas, yung EO51 po, also known as the milk code po. Ayon po sa EO51, pinagbabawal po ang pag-donate o ang pagtanggap po ng donation ng mga milk products, lalong-lalo na po during emergency. Ito po kasi ay ginagawa natin para ma-promote po natin yung breastfeeding. Magkaiba ang reaksyon ng ilang magulang. Kasi po, hindi po lahat ng mother may naglalaktate. Kung minsan kasi, mga may 3 weeks ganyan, nauubos na parang wala nang lalabas. Yung bata malusog, tapos malapitin sa'yo kapag nagpapasusok ka ng anak. May supply sa milk bank mula sa mga donasyong gatas na mga ina na ipinamamahagi sa mga sanggol. Higit daw na kailangan ng mga sanggol ang gatas mula sa ina, lalo na sa unang 6 na buwan. Paghahanda rin ang breastfeeding bago pakainin ang mga sanggol habang sila'y lumalaki. Kasama si Henry Dumincil, Joan Punsoy, Balitang Amianan. Pinulong ang mga miyembro ng Interagency Task Force sa ABRA upang paghandaan ang pagsisimula ng General Community Quarantine sa probinsya. Sa May 1, ipatutupad pa rin ng curfew hour, liquor ban, physical distancing, pagsusuot ng face mask at quarantine pass na magagamit lamang ng may edad 21 hanggang 59. Maghihigpit pa rin sa mga entry point ng probinsya at mga border ng bawat munisipyo. Samantala, patuloy ang risk-based mass testing sa ilang residente sa barangay Catacdagan Viejo at Catacdagan Nuevo sa Manabo at barangay Nagilian sa Salapadan. Mahigit 80 individual ang target ng mass testing. Posibleng ipatupad ang coding scheme sa mga tricycle sa pag-iral ng GCQ sa Ilocos Sur. Pahihintulutan na rin makapaghanap buhay ulit ang mga kutsero. Narito ang report ni Ivy Hernando. Ilang araw bago matapos ang enhanced community quarantine, bumuo ng transition team ang Vigan City para makapaghanda sa muling pagbubukas o pagbabalik operasyon ng iba't ibang sektor. Mas mahirap daw ipatupad ang general community quarantine dahil kailangan ng estratehiya upang mapanatili ang safety measures laban sa COVID-19, lalo't magsisuwian ang mga stranded residents. May plano rin ang lokal na pamahalaan sa mga public transportation. We're not only dealing with our people, yung mga taga-Vigan, pero kita mo, lahat, Metro Vigan, dito lahat ang punta eh. Mahirap daw ito lalo na sa nakikipasada dahil isang pasahero lamang ang kanilang maisasakay. Senior citizen ako, hindi ako makalabas eh. Pwede naman sa akin, ewan ko lang yung mga ibang driver na nag-tender ka lang sa Ayoda, wala. 10 piso ang pasahe para sa 2 pasahero kung susundin ang social distancing sa mga kutsero,
pero... Pwedeng mamasada ang kaleta. Ang problema lang kasi walang incoming tourist. Pwede rin lang, pero mas mahirap pati yung kaleta kasi marami lang tricycle dito eh. Hiling ng otoridad, makisama na lang sa ilalabas na bagong panuntunan. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, Balitang Amianan. Bentahan ng bisikleta sa Dagupan City, lumakas ngayong umiira lang ECQ. Silipin sa report ni King Guevara. Maagang nagtungo sa palengke si Mang Mario upang bumili ng pagkain. Ginamit niya ang kanyang bisikleta. Siyempre, hindi ka na mamamasahe. Saka walang masakyan eh. Paano, kailangan mag-bike ka. Simula nang ipatupad ang enhanced community quarantine, suspendido ang public transportation. Nagdulot ito ng pahirap sa ilang residente. Sa bicycle shop na ito, ramdam daw ng may-ari ang biglang pagtaas ng demand sa bisikleta. Mas mataas ang demand ngayon dahil alam naman natin na ang bike ay isa sa mga major mode of transportation natin ngayon. So yung mga garong nga, yung mga motor, pagkisa hindi pa sila allowed. Hindi katulad sa bike, normally ito ang ginagamit ngayon ng mga tao. Bagamat nakasara ang kanilang shop, alinsunod sa umiiral na ECQ, marami raw nag-order online. Karamihan, mga frontliners. May mga pulis, may mga nurses na nagpupunta dito para na mag-purchase ng mga accessories like yung mga ilaw, yung mga helmets, and then yung iba, bike talaga yung binibili. Hindi naman ipinagbabawal ang paggamit ng bisikleta sa kalsada. Importante lang na dapat ay isuot ng tamang mga protective gears upang masiguro ang kaligtasan. Kasama si Jing Dakanan, King Guevara. Balitang Amianan. Tumanggap ng ayuda ang mahigit 600 magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan na naapektuhan ng rice tarification law. Narito ang report. Ipinamahagi na sa mahigit 600 magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan ang ayuda mula sa Department of Agriculture. Sila ang mga naapektuhan sa mababang presyo ng palay bunsod ng ipinatupad na rice tarification law. Ito po yung karugtong nung first release namin na ang allocation ng Mangaldan is 973 farmers with land holdings of 2 hectares hanggang 0.5 hectares. Napapanahon daw ang ayuda ngayong krisis. Pambili ng mga pansa bukid. O pambili po ng pagkain para sa pamilya. Bago pa ang pamimigay ng ayuda ngayong araw, nakalathala na sa mismong Facebook account ng Mangaldan LGU ang listahan ng mga benepisyaryo ng Department of Agriculture. Layo nitong maiwasan ang anumang irregularidad sa pagpapatupad ng programa. Paglilinaw ng MAU, iba ito sa matatanggap ng mga magsasaka na kwalipikado naman sa Assistance 2 o apektado ng COVID-19. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban. Balitang Amianan. Sangguniang kabataan sa isang barangay sa San Carlos City, Pangasinan, inilahad ang breakdown ng ipinamimigay na relief goods. Silipin sa report. Umani ng positibong reaksyon sa social media ang pamamahagi ng relief goods ng sangguniang kabataan ng barangay Magtaking, San Carlos City, Pangasinan. May breakdown ng relief goods kung saan nakasaad ang presyo ng bawat produktong ibinigay at computation sa pondong ginamit. Sa Asinggan, Pangasinan, nagambag-ambag ang mga miyembro ng 4-piece upang makabili ng relief goods na ibinigay rin sa kapwa mahihirap. Hindi hadlang ang kapansanan ni Samuel Viloria ng Asinggan, Pangasinan para makatulong ngayong panahon ng krisis. Sa pamamagitan ng kanyang talento sa pananahi, gumagawa siya ng mga personal protective equipment o PPEs at libreng ibinibigay sa mga frontliner. Hinangaan ng kabutiang loob ni Patrolman Mark Martinez ng Tarlac City pagkatapos ng trabaho. Namimigay siya ng ayuda sa mga kapuspalad sa lungsod. Marjorie Padua, Balitang Amianan. Nananawagan ng tulong ang pamilya ng isang 23-anyos na seaman mula sa La Union matapos madiskubring ilang araw nang nawawala. Tutukan sa report ni Russell Simorio. Umabot na sa higit 160,000 views ang video ng panawagan na ito na ipinost sa social media. Makikita sa video ang mag-asawang Acosta mula sa La Union na humihingi ng tulong para mahanap ang nawawalang anak na seaman. Kwento ng mag-asawa, April 23 nang mawala ang 23-anyos na anak na si Cristito na lula ng barkong Jialong Spirit na biyaheng Texas patungong South Africa. Nakikip na pala ng balita na pag-ibras para sa akin. Hindi ko matanggap. Kaya yun, nagpanik na kami. Huwag na natin ipalam sa
tatay mo kasi magkamabibigla eh, alam nyo naman na may sakit sa... Nakarating na sa tanggapan ng Overseas Workers Welfare Administration ang tungkol sa nawawalang seaman. Nagsagawa na raw ang US Navy ng search operation sa Atlantic Ocean pero bigo sila. So, nai-send ko na po kahapon. Na-endorse po natin yung kaso kahapon kay sa kanyang agency. Humingi po kami ng captain's report. Nagtataka po kami kung nag-view na ba, kung may ginawa ba, doon ba sila unang naghanap, doon ba sila unang tumingin kung saan napunta yung kapatid ko. Kasi doon dapat sila unang nag-trace sa kapatid ko. Makakakuha ba kami ng copy ng CCTV? Nagsasagawa na rin daw ang Philippine Overseas Employment Administration ng investigasyon hinggil sa pagkawala ng seaman. Kasama si Wilson C. Russell Simorio. Balitang Amianan. Inilibing ang 12 kilos na isang olive Ridley sea turtle sa fish cemetery ng Bifar Nifty de Sea. Nakuha ang pawikan sa San Fabian, Pangasinan noong April 16 at inilagay sa pangangalaga ng Bifar. Mahina na ang pawikan at hindi na kumikilos. Matapos ang 11 araw, namatay ang pawikan noong April 27. Umabot sa mahigit 4 na milyong piso ang danyo sa nangyaring paglutang ng mga bangus sa ilang palaisdan sa Dagupan City ayon sa City Agriculture Office. Nakatutok live si Kim Bandarlipe. Kim! CJ, dalawang barangay kabilang ang barangay sa Lapingaw at Pugaro sa maapektado ng gataw na naging sanhi ng pagbagsak ng presyo ng bangus noong nakaraang linggo. Mahigit 200 bangus operator ang apektado ng gataw sa ilang barangay sa Dagupan City. Mahigit 4.5 million pesos naman ang halaga ng danyos. Malaking bagay na mababaw ang tubig tapos meron kang thin film of cold water sa ibabaw, sanhi ng ambon, at saka sa ilalim ng tubig ay mainit. Imagine na lang natin yung pwedeng mangyari. Bukod sa pabago-bagong panahon, may ilan ding nag-overstock ng kanilang alagang bangus. Sa kabila nito, baliksigla na ang kalakala ng bangus sa Magsaysay Fish Market. Mula sa bagsak presyo na 30 pesos kada kilo noong Biyernes, nasa 130 to 135 pesos na ulit ang kada kilo ng bangus. Pagkatao, hindi na masyado makintab yung putis niya, parang maputi na siya yung parang ano na yung saka yung katawan. Malambot na masyado kahit anong paglagay mo ng ice, hindi natitigas yun. Ayon sa PAGASA, patuloy na mararanasan ang pabago-bagong panahon dahil sa isolated rain showers. Base sa weather forecast ngayong araw, umabot sa 42 degrees Celsius ang init factor sa Dagupan City. CJ, base sa findings ng City Agriculture Office, nakaranas ng thermal shock ang maaalagang bangus. Pero itong 4.5 million pesos na halaga ng danyos ay maliit lamang umano kung ikukumpara sa lawak ng bangus industry sa lungsod. Maliban sa bangus, mayroon ding lapu-lapo at malaga na apektado ng gataw. CJ? Maraming salamat, Kim Bandarlipe. Mga kapuso, may binabantay ang low pressure area ngayon sa silangang bahagi ng Davao del Sur. Nakakaapekto lamang ito sa Mindanao. Mababa rin ang tsansa nitong maging isang tropical depression. Samantala, makakaranas ng pag-ulan sa extreme northern Luzon na dala ng northeasterly surface wind flow. Sa kabila ng mainit na panahon, pinapayuhan naman ang lahat ng taga-Luzon na maghanda para sa posibleng pag-ulan tuwing hapon o gabi. Sapat na pondo, tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Dagupan City kasunod ng muling pagpapalawig ng ECQ. Silipin sa report ni Kim Bandarlipe. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Dagupan City na sapat ang pondo para labanan ng COVID-19. Magsasagawa rin ng budget realignment para mapunan ang mga pangangailangan. Ay nag-iisip po kami ng mga paraan para po yung mga budget ng mga project, ika nga, yung mga infrastructure projects, yung mga hindi naman immediate or prioritized, ay hinahanapan po namin ng realignment. So gusto rin po namin ilagay sa ibang parte ng budget. Samantala, mayroon ng laboratory for PCR-based testing ng COVID-19 ng Philippine Red Cross. Nagkasundo ang PRC at Dagupan City Government sa operasyon nito, partikular sa gastusin. Libreng magpa-test ang PhilHealth card holders. Si Red Cross, ang magiging role niya is to test all the samples given by the LGU po. So si LGU mag-identify, sila yung mag-collect ng mga samples
si Red Cross siyang magte-test lang po. Kim Vanderlipe, Balitang Amianan. March 17, nang ipatupad ang ECQ sa Luzon, mahigit isang buwan nang suspendido ang mass public transportation. Apektado ang mga tricycle at pedicab drivers sa Mangaldan, Pangasinan bilang tulong sa kanila. Sinuspindi ng lokal na pamahalaan ang penalty sa mga nais pang magpa-renew ng permit. Bukas ang iba't ibang tanggapan ng munisipyo para sa transaksyon. Itutuloy ang renewal of permits sa July 1 ngayong taon. July 31, meron na po siyang penalty. Kaso nga po, nagkaroon nga po tayo ng COVID at nakalockdown po ang Luzon. Mga benepisyaryo ng SAP sa Santo Domingo, Ilocos Sur muling tatanggap ng tulong sa susunod na buwan. Narito ang report ni Ivy Hernando. Tuloy ang pamamahagi ng Social Amelioration Program Emergency Subsidy ng gobyerno, pati sa mga lalawigan na sasailalim na sa General Community Quarantine. Gipit na gipit talaga, lalo ngayon. Ito, pambili ng gamot ko, ng maintenance ko, tsaka yung sinasabi ko na anak ko na may kapansanan. Sa Region 1, kasalukuyan pa rin ang distribusyon ng ayuda sa 300,000 family beneficiaries. Sa mga hindi napabilang, ngunit sa tingin nila ay kwalipikado sila bilang beneficiaryo ng SAP. Ayon sa DSWD, maaaring idulog ang kanilang reklamo para ma-validate at ma-imbestigahan. Maaari po silang lumapit sa kanilang barangay council, no, at sa kanilang local government unit para ma-assess po sila. Pero maaari din po silang dumiretso dito sa atin. Meron po tayong mga hotline. At maaari din sila mag-mensahe sa official Facebook page ng DSWD Field Office 1 at DSWD Lucadia. Sa Bayambang, Pangasinan, tinayak na lokal na pamahalaan na matutulungan ang lahat ng residente ngayong panahon ng krisis. Prioridad na bibigyan ang mga walang natanggap na benepisyo mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. May natitirang 13,000. Yun na lamang ang aming bibigyan ng relief operation pagdating ng mga April 30 siguro. Then by May 15, magbibigay uli kami ng another wave of relief operations. Ivy Hernando, Balitang Amianan. Patay ang 43-anyos na si Jerry Baga matapos umanong makuryente habang nagwe-welding sa bubong ng kanyang bahay sa San Nicolas, Ilocos Norte. Paniniwala ng pamilya, maaring inatake siya ng high blood na dahilan ng kanyang pagkahulog. Nabagok umano ang ulo ng biktima sa semento. Pero ayon sa pulisya, maaring nahawakan niya ang ground ng kuryente habang nagwe-welding at nahulog. Kasalukoy yung welding yung biktima doon sa trusses ng bahay na ginagawa niya. Parang bahay na rin daw nila yun. Malamang nag-ground siguro siya. Supply ng baboy na kakatayin, problema sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Sundan sa report ni King Guevara. Kinumpirma ng Mangaldan Agriculture Office na wala ng supply ng baboy sa bayan na pwedeng katayin. Umaasa na lang ng supply ng baboy mula sa Karatig Bayan. Regards to supply ng baboy, alam din natin na dumaan ang ASF situation sa atin na ilang barangay ay naapektuhan at yun ay nakaling yung mga baboy within 1 kilometer radius. Kaunti ang supply ng karne ng baboy sa palengke, pero sa kabila nito, mataas ang demand. Nasa 200 pesos ang presyo ng kada kilo ng karne ng baboy. Kunti na, wala nang kaya mabilis maubos. Kasi kunti na lang yung baboy. Dahil sa ECQ, kaliwat kanan ng mga talipapa sa iba't ibang barangay sa Dagupan City. Mahigpit ang monitoring ng otoridad sa mga talipapa, lalo na sa mga nagbebenta ng karne. Yun ay parehas na monitor doon sa may kuan, doon sa may market pa lang, sa Macador at saka sa Malingas. Kasi bago lumabas yun, kami din ang nag-check. Pinapayagan lang na ibenta sa mga talipapa ang mga karne na nagmula sa slaughterhouse. Yung sinasabi nga yung meat inspection certificate, yun talagang tinitigdan din namin para makasigurado tayo, lalo na sa ganitong panahon. Po, meron po siyang yung kumbaga yung may mga permit po kami na galing po ng ng livestock po, ng doktor po. King Guevara, Balitang Amianan.
Hindi pa naibibigay ng lokal na pamahalaan ang tulong pinansyal para sa mga hog raiser na naapektuhan ng African Swine Fever o ASF sa mga barangay ng Lanas, Gilig, Salay at Bantayan sa Mangaldan, Pangasinan. Hiling ng mga apektadong hog raiser na maibigay na, lalo pat kailangan nila ito ngayong panahon ng krisis. 2,000 piso ang financial assistance na manggagaling sa LGU. Pinag-aaralan daw ng LGU ang paraan ng pag-release sa pera para matiyak na masusunod pa rin ang social distancing. Maybe yung dahilan na isa is ito, tambak yung trabaho tapos itong payout ng amelioration. Kaya isa rin na factor yon. Pero may pondo yon, may i-release din kaya. Mag-aama sa Kalasyaw, Pangasinan, gumawa ng kanta na alay sa mga Pinoy na lumalaban sa krisis dulot ng COVID-19. Tunghayan sa report ni King Guevara. Kinagigiliwan sa social media ang mag-aamang bumuo ng kanta tungkol sa krisis na dulot ng COVID-19. Silang mag-anak na Malit mula sa Kalasyaw, Pangasinan. Mula sa panganay na anak na si Saya na gitarista hanggang sa bunso na si Shaday sana drummer. Sama-samang gumawa ng kanta ang pamilya. Para makapagbigay ng pag-asa, lalong-lalo na sa panahong ito, at makapagbigay ng gaan ng loob, lalo na sa mga kapwa Pilipino natin, sa pamagitan lang ng kahit isang simpleng awitin. Nice raw iparating ng kanta na patuloy na manalig sa Diyos sa kabila ng nararanasang pandemya. Frontliner din si Zaldi, pero dahil nagkaroon siya ng injury sa paa, inilaan na lang ang oras sa pagtuturo ng musikang Pinoy sa kanyang mga anak. Sinasanay ko sila na matuto sa musika kasi mahirap yung minsan kung may banda ka eh, taga kung saan-saan sila. Mabuti na itong mga kabandmates mo na sa loob lang ng bahay. Saya po. Siyempre po dahil po dito na-enhance po yung mga talento namin magkakapatid. Kasama si Jing Dakanay, King Guevara, Balitang Amianan. Selebrasyon ng kaarawan ng isang bata sa Kalasyaw, Pangasinan, idinaan sa pamimigay ng pagkain sa frontliners. Silipin sa report ni Russell Simorio. Ang mag-arbusan ng handaan sa unang pagdiriwang ng kaarawan ni Baby Micah Villa ng Barangay Nalsyan, Kalasyaw, Pangasinan, hindi natuloy dahil sa enhanced community quarantine. Pero hindi ito naging hadlang para maging makabuluhan ang pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Sa temang quarantine birthday, nakasentro ang selebrasyon sa frontliners na nagsasakripisyo para labanan ng COVID-19. So instead of having a party, we plan on making it more meaningful by celebrating with our heroes, lalo na sa mga frontliners natin. Nagbigay sila ng pagkain sa higit 200 frontliners sa Kalasyaw. Happy birthday to you! Pasasalamat daw ito sa tinaguriang COVID warriors. It was a simple act, yet seeing their big smiles made it fulfilling. I hope we can spread kindness. Samantala, bumuo rin ang pamilya Papio mula Pangasinan ng Project Pag-asa na nag-aabot ng tulong sa mga magigiting na frontliner sa probinsya. Kabilang sa mga hinandugan nila ng tulong, ang mga garbage collector. Russell Simorio, Balitang Amianan. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako si Jasmine Gabriel Galban. Ako naman po si CJ Torida. Kami ang GMA-RTV Balitang Amianan. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.